the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Feast of Saint Martha. From knowing to believing. Kung sa keng balo mo, hanggang keng maniwala na ko. To describe the personality of Martha, she is quite a strong personality. Quite articulate, very confrontational, highly opinionated, very and so demanding. Kung minsan, baka pwede nating matawag si Martha, ok-ok, yung OC, obsessive, compulsive. Yung parang mga detalye, nakikita niya. And very passionate siya sa mga ganito. Sometimes overall in charge, self-appointed manager madalas sa sitwasyon. They also do micromanagement. Yung detalye, nakikita. Kung ano yung mali. She also has a very imposing character. And also, I notice, even in the other gospel, she's blaming and also complaining, even comparing. Martha confronts Jesus in the gospel. Si Jesus, nakikipaglamay lang naman. Medyo na late. Kasi by this time, John 11, medyo mainit na yung pangalan ni Jesus. He's always to be arrested for crucifixion. Kaya si Jesus, he's careful in going out. Nung dumating siya 4 days after the death of Lazarus, inilibing na si Lazaro. Anong sinalubong sa kanya ni Martha? Di ba, pag mayroong nakikipaglamay sa inyo, sasalubong kayo kung sakali, sabi, salamat, nakarating ka. Salamat sa pagmamahal mo sa amin. Thank you for your time and your concern. Hindi. Itong sinabi niya, if you had been here, my brother would not have died. Nung atsuka kete, ginu, eman meting kapatid. Nagigipaglamay ka na, ikaw pa. Mabuti na lang si Jesus hindi sumagot. He did not argue with Martha on that level. Hindi niya pinatulan, enepetasan ni Martha. Seemingly blaming Jesus. Maybe she's just expressing her bitterness to Jesus. You know, those who mourn, yung mga namatayan, they can be very emotionally imbalanced or maybe very upset of the situation. Tumisan, galit na galit ka sa nangyari o masama loob mo, kahit sinong makasalubong mo, matatamaan. Parang paggalit ka. Isa ka pa, parang ganun. And Jesus was part of that experience of Martha expressing her emotional pain. In another gospel, Martha is also very imposing to Jesus and even to Mary, her sister. Ano sabi niya? Nung dumating si Jesus sa bahay nila, si Maria umupo sa paanan ni Jesus. Si Martha nagluluto. Pero lumabas sa kusina si Martha, siguro nakaganon. Jesus, can you tell my sister to help me? I was left alone doing the chores in my house. Pakisabi nga sa kapatid ko, ako na lang iniwan niya. Ako nagtatrabaho. She's imposing. She did not even ask Mary. Sana sinabi niya, Mary, tulungan mo ko. Hindi. Nag-complain siya kay Jesus sa bisita para sabihin kay Mary. And yet Jesus calmly said, Martha, Martha, you are anxious with many things. Mary has chosen the better option. To sit down at my feet and to listen by my words. Parang sinasabi niya, Martha, alam ko pagod ka. Mas kailangan mo pahinga. Hindi lang tulong. Huminto ka muna sa ginagawa mo. Martha demanding support for her hard work. I am stressed with all the details of work and I am tired while my sister sitting at your feet. Sometimes, there are times that your gifts can be the cause of your own undoing. Anong gusto ko sabihin dito? Your gifts can be the cause of your undoing. Kuminsan, ang grasya ng Diyos sa iyo ang nagiging nakakasama pa sa iyo. I'll give you some example. Halimbawa, kamukha mo si Martha, masipag na masipag ka. Hindi lang masipag ha, masipag na masipag.
maganda yun, masipag ka. Kaya lang, nakakalungkot. You don't appreciate people na hindi mo kamukhang masipag. Pwede kasi, nakakasipag ka kasipag, may mukha kakaretang, eh mo kasing sipag. Your gift can be your undoing. Pwedeng magaling ka, magaling. That is your gift. Pero hindi mo maintindihan yung taong hindi magaling. Parang mababa ang tingin mo sa mga taong hindi magaling kamukha mo. Your gift can be your undoing. Pwedeng banal ka, mapagdasal ka, sisimba ka dito sa simbahan. Pero mababa ang tingin mo sa mga hindi nagsisimba o hindi nakakarating dito sa ating misa. Your gift can be your undoing. Sometimes that would refer to better than thou attitude. Anong better than thou? Mas banal ako sa iyo. Mas magaling ako sa iyo. Mas masipag kami dito. Mas mabuting tao ako. That could be the tendency of Martha also. That led... Ang tanong ko lang, with all these characteristics of Martha, what led to her transformation? Or even may I say, conversion? I'd like to see the gospel from knowing to believing. Notice the dominant and prevalent verb used by Martha. Tignan mo sa Ebanghelyo, anong ginamit ni Jesus, ni Martha, sa kanyang pagsasalita? May quote from the gospel, "But even now I know that whatever you ask of God, God will give you." And then sabi ni Jesus, "Your brother will rise." And then ano sabi ni Martha, "I know he will rise in the resurrection on the last day." Napansin nyo kung ano yung mas malakas na verb sa kanya? I know. Palo ko. Alam ko. Pwede. Magaling ka. You know a lot. Ang dami mong alam. But it's not enough to create a miracle. Knowing is not enough to save others. Tignan natin si Jesus. Ano ang kanyang salita? What is the prevalent or what is the dominant verb of Jesus? Sumagot si Jesus, "I am the resurrection and the life. Whoever believes in me, even though he dies, will live. And everyone who believes in me will never die." Do you believe this? Tanggalin niyo po yung S. Do you believe this? Kung tignan po ninyo kay Jesus, hindi niya sinasabi yung alam ko, alam mo, dapat malaman mo. Ang sabi ng Jesus, kung naniniwala ka, do you believe? Naniniwala ka ba? Pwede kasi ang galing-galing mo, hindi ka naman naniniwala. Alam mong lahat, but it's not enough. Notice the switch from the conversation of verbs used by Martha at the end of the gospel. Pagkatapos po ng Ebanghelyo, this saved Martha. And I believe this also created the miracle of the resurrection of the life of Lazarus. Sabi po ni Martha at the end, "Yes, Lord, I have come to believe that you are the Christ, the Son of God, the one who is coming into the world." Martha's proclamation is one of the first very proclamation of faith in Jesus Christ, the Son of God. Kaya ang Ebanghelyong ito, pinagdiriwang natin ang kapiestahan ni Martha. Hindi dahil si Martha ay matapang na tao. Hindi dahil siya ay malakas ang personalidad. That does not make her saint. What made her a saint is her proclamation in her faith in Jesus as Son of God. That strong encounter and the strong religious experience between Jesus even at the death of his brother Lazarus. It was from knowing to believing for Martha, and I believe from death to life for her brother Lazarus. Ang paniniwala nagbibigay ng buhay. The death of her brother Lazarus changed Martha's proclamation from the optics of one who knows to the one who believes. Martha's proclamation of faith, "Yes, Lord, I have come to believe that you are the Messiah, the Son of God, the one who's coming into the world,"
Martha's conversion from complaining to submitting, from demanding to believing, from control to surrender. It is not enough to be smart. Pwedeng mga tao, anak nyo, pamangkin ninyo, apo ninyo, ang gagaling. You can be the smartest room in this church and in this room, in your room, in your home, in your family, in your class. But you can also be the most knowledgeable, pinakamarunong. But how do you have your what they call work ethics? Kumusta man ang ugali mo? How do you work with others? Do you know how to work hard? May mga taong magagaling, pero tamad naman. Ayaw tumulong sa kapwa. Do you work with a team? Do you believe in yourself? Or do you so believe in your team? Matagal po ako sa seminaryo. Marami akong nakita mga estudyante kong magagaling. Pero hindi sila magaling. Marunong din silang magsama. Marunong din silang makikapkap-kataw. At marunong din silang tumulong sa kanilang mga kaklase. Sana ganito po ang ating mga apo, mga anak. Sila hindi lang magagaling. Sila'y naniniwala. Marilu di Villa Sabaya before she died, October 3, 2013. Sabi niya sa amin, "My surrender, I cannot go beyond surrender. Take charge." As if she's singing the song of St. Ignatius, "Take and receive all my liberty, my will. Dispose of me. Give me only one thing, your will." And the surrender of Martha to the will of God brought life and the miracle of the life of Lazarus. And this is our prayer, and this is our grace. Minsan may tao, hindi siya naniniwala, hindi siya nagdarasal, hindi siya nagsisimba. Tinanong niya ang kanyang kaibigan, kasi ang kaibigan niya naniniwala sa Diyos. Nagdarasal, nagsisimba kamukha ninyo. Sabi nung kaibigan niya, "What do you gain in believing? What do you get out of praying? Or what do you get when you attend Mass? Ano ba nakukuha mo sa paniniwala, pagdarasal at pagsisimba?" Ang sagot ng kaibigan niya, "Wala." Wala ka naman palang nakukuha eh. Ba't ka pa naniniwala? Ba't ka pa nagsisimba? Ba't ka pa nananalangin? Pero sabi ng kaibigan niya, "Actually, wala akong nakukuha, mayroon pang nawawala." "Oh, nawawalan ka pa? Ano yung nawawala sa'yo? Sa pagdarasal mo? Sa paniniwala mo? Sa pasisimba mo?" Sabi ng kaibigan niya, "Well, because of my believing, I lost my ego. Nawala aking pagkamakasarili. I lost my greed. I lost my anger, my hatred, my pride, my fear, my doubts, even my fear of death, my sense of insecurity, my stress, and my unnecessary worries. Sa aking paniniwala, nawala lahat ito." Mga kaibigan, my dear friends, sa ating pagsisimba, hindi lang kung ano ang nakukuha natin, ano rin yung nawawala, lalo na hindi natin kailangan. Ito sana ang ating maging mabuting balita. Let this be our good news. At magdasal po tayong tuluyan. Sa ngala ng Ama, ng Anak, ng Banal na Espiritu. Amen.